Misud man nga makabot ang atong mga pangandoy apan kung kita maningkamot, madiskarte ug kung adunay pagsali sa Ginoo, matuman gayud ang atong mga gitinguha sa kinabuhi. Sama na lang sa panultihon nga ang kalisod dili babag sa pagkamalampuson. Siya si Aryan Supat, lumad nga taga Naval, Biliran, Leyte ug ginsa migraduar sa kurso nga Criminology sa Naval State University sa Leyte ang nag-top 2 sa baguhay lang nga Criminology Licensure Examination. Sa iyang pag-anto sa kalisod, iyang nakabot ang iyang pangandoy nga mag-top 2 sa maong pasulit. Busa mga kapuso, maki-inspire kita sa iyang istorya sa kinabuhi dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Puso, karong buntaga, makauban nato nag-top 2 sa Criminology Licensure Examination karong bag-o gikan sa probinsya sa Biliran ni siya, mga kapuso, Aryan Supat. Maayong buntag, maupay na aga, Aryan. Kumusta ka? Welcome sa GMA Regional TV Live. Ayong buntag kaninyong tanan. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. At gusto ko lang pong batiin, first of all, yung mga kababayan ko po sa Biliran Island, especially yung administration ng Biliran Province University and yung dean po and yung staff ng School of Criminal Justice Education. To my friends and of course to my family, hello po. Kamusta po kayong lahat? Magandang umaga po. Thank you so much, Aryan, for joining us this morning. Can you take us back to the moment nung na-release ang results sa board exam? Where were you? Kung sa imong initial reaction? Yun po, initially, I was planning to wait for the result sa bahay. Kaso, kumbaga, para po akong napaparanoid, hindi ko po alam kung ano yung nafe-feel ko. That's why I opted po na hintayin yung result dun sa bahay po ng friend ko. Tapos sabay-sabay po kami naghintay dun. And yun na nga, medyo nawalan po kami ng pag-asa na i-release siya by 25th. Kasi nga po gabi na. But fortunately, pag-release po, talagang wala po akong ibang nasambit po talaga kundi salamat. Salamat Lord. Tapos I really cried like a kid that time kasi considering na yung friends ko po, pasado din po sila. So doble-doble yung saya. How challenging was it preparing for the board exam? Yes, it's really challenging in all aspects po eh. Kasi from yung preparation mo mentally, physically, and psychologically, and of course, the spiritual aspect. And at the same time, kasi, sir, I'm really not from a well-off family. Medyo mahirap din yung finances. I really have to strive na umasa sa mama ko kung ano ba yung dapat naming gawin. Kasi yung mama ko po naghahanap ng maitutustos po sa pagre-review ko. Naging mahirap siya sa akin, pero at the same time, that is something that really pushed me na pagsikapan po yung preparation ko. Aryan, may we know, ba't criminology yung course na tinake up mo sa college? Sinong nag-inspire sa'yo? Yung criminology po kasi na course, it's really something that is, you know, it's like a calling for me. Bata pa po ako, gusto ko na talaga na mag-take ng criminology kasi inisip ko na gusto kong maging isang police officer. Speaking of plans, Aryan, ano plano mo after nitong results sa board? Yun po, sa ngayon wala po ko akong solid na plan, but what I am doing right now is I am pursuing po yung pagle-lecture sa review center, especially dun po sa review center na nag-mold po sa akin, sa marami pong reviewers, if you would allow me to share yung AMISAI review center. They have been very supportive po sa amin. Kanino mo i-offer itong mga achievements mo, Aryan? Baka nanonood sila right now. Yes, first of all, gusto kong i-offer to sa Panginoong Diyos. Alam ko po na kung hindi po dahil sa tulong niya, Lord, hindi po ako magiging isang top-notcher. Lahat ng to, ginawa mo lang akong instrument. Kung lagi ko pong sinasabi yun sa Diyos, and I really offer this to Him. And isa pa po dun sa mama ko na talagang nagsisikap sa trabaho. Sabi ko nga sa kanya, ma, gagalingan ko sa board exam kasi ayoko nang magtrabaho ka dyan sa abroad. Gusto ko umuwi ka na lang, ma. Kasi yung mama ko po, nagkakaedad na din. And siya po yung sumusuporta sa aming pitong magkakapatid. And of course, one of the challenges din po and the heartbreaks that I experienced is the moment po yung exactly 30 days before board exam, I lost my lola po. And then, hindi ko talaga siya napuntahan sa Manila. Wala ako doon.
It really broke my heart. Kaya ang sabi ko, Nay, para sa'yo itong board exam. Para sa'yo to. And of course, to all the people who believed in me, nung mga time na akala ko po hindi ko kakayanin, akala ko hindi ko, hindi kaya ng capability ko. Uh-huh. But those people who always believed in me. Alright, thank you so much for joining us this morning and congratulations ulit. Kapuso, top 2 sa criminology licensure examination, Arian. Supa, thank you.